isa lang ang kalayaan ang alam ko. At yun ang kalayaan ng isip. Ang ating isip ay nakakatawa. Sa isang banda, napakahusay. Ngunit sa kabilang banda, maaaring wala siyang awa na pupulbusin tayo. Ang ating isip ay likas na matatakutin. Yan ang trabaho niya upang maging maingat tayo, upang mapanatili tayong buhay, upang ligtas tayong makatawid sa kalsada, at upang hindi tayo mapahamak. Ngunit pag hindi natin napigilan, maaari itong maparalisa sa takot at magiging alipin ka nito. Mahilig ang isip natin na magkontrol ng bagay. Sa sobrang lakas niyang mangontrol, hindi natin namamalayan na tinutulak na nito palabas ang ating karunungan at kaligayahan. Ang masamang balita ay mahirap baguhin ang isip natin. Pero ang magandang balita, hindi natin ito kailangang baguhin kasi hindi naman ang isipan natin ng problema. Ngunit kung paano natin ito ginagamit, nakaramdam tayo ng pagkabalisa, takot, kalungkutan o sama ng loob kapag binibigyan natin ng labis na kapangyarihan ang ating isip. Kapag sinusunod natin ang mga tangang ideya nito laban sa ating karunungan, makikita mo kung sinusubukan ng iyong isip na sakupin ka kapag Number 1, hindi mo pinapansin ang iyong likas na gawi. Matalino ang isip mo. Hindi lang siya wais. Matalino lang siya katulad ng computer. Nakaprogram. Hindi siya basta-bastang tumakbo lang. Gusto nito ng mga katotohanan. Gusto nitong magkalkula ng mga bagay-bagay. Kakaiba ang takbo niya. Halimbawa, gusto mong tawagan ng kaibigan mo na hindi mo nakita ng maraming taon. Ngunit ang sinabi ng iyong isipan, huwag kang tanga, malamang wala siya sa bahay nila, wala siyang paki sa'yo. Anong resulta? Hindi ka natatawag dahil inuunahan ka na ng isip mo. Pero nung nagkita naman kayo ng kaibigan mo, ay naghihintay pala siya ng tawag mo. Hindi lang siya nakatawag kasi wala siyang number mo. Diyan mo mapagtanto na manluloko minsan ang isip mo. At paano naman ang tungkol sa mga desisyon mo sa buhay? Ang lohikal na paraan ay makinig sa mga eksperto o kopyahin kung anong gumagana sa ibang tao. Gustong gusto ito ng iyong isip. Kaya ang dami ngayon ang naging sunod-sunuran. Kung ano ang trending, ginagaya. Ang daming nabuhay sa mundong to na kontrolado ng lipunan, kontrolado ng social media. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin pinapansin ang boses sa loob natin na nagsasabing, dapat kang maging isang manunulat. Dahil yan ang talent mo. Pero mas pinili mong ubusin ang oras mo sa social media para lang makakuha ng atensyon at mga likes. Saan ang talent mo? Ginamit mo ba ang talento mo sa maayos na paraan? O para lang sa views? Para lang magpapansin? Hindi ka katulad ng ibang tao. Hindi tayo magkakapareho. Bakit ka sasabay sa ginagawa nila? Di dahil mahusay kang sumayaw, ay nangangahulugang yan lang ang kakayahan mo. Kapag hindi mo pinansin ang tunay mong kakayahan, ibig sabihin na kinontrol ka ng isip mo. Makikita mo kung sinusubukan ng iyong isip na sakupin ka kapag Number 2, palagi ka lang umuoo sa mga bagay. Meron ka bang problema sa pagsabing hindi? Ganito ako dati. Hindi ko ito noon nakita bilang isang seryosong bagay. Dahil sa palaging oo ng oo, natatambakan ako ng mga gawain. Magulo ang ganitong buhay. Umuoo kasi tayo sa mga bagay kasi gusto nating mapasaya ang ibang tao, di ba? Halimbawa dito ay ang mga pranksters. Magko-comment ang mga tao, mag-uutos kung anong susunod na gawin. At syempre gagawin ng mga pranksters 'yun para ma-satisfy ang mga viewers. Syempre ito ay isang kabuuang bagay sa pag-iisip. Ang iyong isip ay nais ng atensyon. Nais niya ng palakpakan. That's why people always please other people rather than pleasing themselves. At sa palagay ng isip mo, ang lahat ay mahalaga. Hindi alam ng iyong isipan ang pagsasabi ng hindi ay hindi isang malaking pakikitungo. Not even a medium deal. Or that your intuition is where wisdom lies. Not only is it your right to do as you genuinely desire, it benefits everyone when you do. Makikita mo kung sinusubukan ng iyong isip na sakupin ka kapag Number 3, palagi ka lang nakatutok sa social media. Uhaw na uhaw ka ng mga comments, shares, likes, at views. Gustong gusto naman natin ang internet.
Napakagandang mundo na ating ginagalawan. Ngunit madalas ay nawawalan tayo ng balanse dahil dito. Usahalip, dahil sa kung paano natin ito ginagamit. At hindi tulad ng hindi mo alam kung ba't nahook ka dito. Alam mo naman yun, naghahanap ka lang ng pag-aproba. Gusto mong nilalike ang pictures mo. Yung iba paramihan ng reactions para manalo. Ganyan na ba kababa ang worth natin? Mas lalong lumalim ang pangangailangan ng pag-aproba sa panahon ngayon. Hindi lamang ito isang likas na ugali ng pag-iisip. Nasa sistema na ito noon pa, nung nag-aaral pa tayo. Palagi tayong naghahabol ng magandang marka para ma-proud ang mga tao sa atin. Ngunit mapanganib ito, pinapanatili ka nitong ginulo mula sa kasalukuyan. At sinasanay kang mag-alala kapag hindi ka na magustuhan ng mga tao. At aabot din dyan ang sitwasyon na may mga taong magsasawa na sayo. At siguradong maapektuhan ka ng sobra dahil nakakabit lang ang kumpiyansa mo sa reaksyon nila. Nakakahumaling ang modernong mundo, di ba? Kaya ano ang sagot? Isuko mo na ba ang lahat? Hindi. Ngunit ang pagtatakda ng mga limitasyon at pag-alis ng tukso ay ang paraan para mapigilan mo ang iyong sarili na maging adik sa social media. Makikita mo kung sinusubukan ng iyong isip na sakupin ka kapag number 4, iniisip mo, mas mabuti pa sila. Narinig mo na ba ang isang nakaka-inspirang kwento at naisip mo na mabuti pa siya? Nagmula naman siya sa mayamang pamilya kasi ang mama niya ay ganito, ang papa rin niya ay ganito. Yan ang isa sa mga dahilan kung ba't hindi ka magbabago kasi hinahanapan mo ng negatibong sitwasyon ng iyong buhay. Imbis na nakaka-inspire ang kwento, nagiging resulta pa ng kahinaan mo. Ang aklat na Eat, Pray, Love ay hindi isang kwento tungkol sa paglalakbay sa buong mundo. Ito'y tungkol sa kaligtasan at lakas ng loob at kung paano ginamit ng isang babae mga mapagkukunan na meron siya upang mailigtas ang kanyang sarili. Pero iniisip ng karamihan na mas mabuti pa siya nakakapaglakbay sa buong mundo. Pero hindi yan ang punto. We all have the ability to get up. At lahat tayo ay may sariling mga mapagkukunan upang mailigtas din natin ang ating sarili. When your mind is quickly dismissive and judgmental, it's trying to stop you from seeing this. Makikita mo kung sinusubukan ng iyong isip na sakupin ka kapag number 5, kinukontrol mo ang iba. Minsan ba'y naisip mo na mas lamang ang kaalaman mo kaysa sa iba? At inutusan mo silang gawin ang mga bagay ayon sa gusto mo? Nang uutos ka ba lagi? Your mind is certain you have to intervene. You don't. Your mind thinks it knows best. It doesn't. Ang pagsubok na kontrolin ang ibang tao sa maliliit at kahit sa malalaking bagay ay hindi lamang nakakainis at walang galang. Pinahinto nito ang magandang daloy ng buhay. Siguradong maiiwan ka sa takbo ng buhay. Makikita mo kung sinusubukan ng iyong isip na sakupin ka kapag number 6, sa tingin mo ay hindi sapat ang pagiging masyadong negatibo. Napuno tayo ng mga mensahe na nagsasabi sa atin na dapat tayong magpasalamat at positibo. Mahusay ang kahulugan ng mga ito. Ngunit sa huli ay hindi nakakatulong sa atin. Dahil narito ang dahilan, itinuturing ng iyong isipan ang mga ideyang ito bilang mga panuntunan at maging critical kapag nabigo ka. Dahil seryoso, sino ang positibo o nagpapasalamat sa lahat ng oras? May tao bang pinagsabihan ka na ikaw ay negatibo na? Toxic na? Paano mo ba babaguhin yun? Baguhin mo ang takbo ng isip mo. Ganito ka lang ngayon. Hindi ka palaging magiging ganito habang buhay. Ang pagtanggap sa pagiging negatibo mo, gaano ka man ka negatibo, ay ang pinakamapagmahal at tunay na positibong bagay na magagawa mo. At oo, nalalapat ito kapag kontroling kang tao. Likas na sa isip mo ang mangungontrol. Hindi ito alinman sa mabuti o masamang bagay. Ganyan na talaga ang buhay. Minsan susuko ka. Sa ibang mga oras matatag ka. At ayos lang yan.